Dito rin po ba palabasan ng libro? Wala ngayon, no toys for 1 week ka. Siya pa kinakampihan mo, Papa? Sorry, Mama. Alam mo, Mama, kung buhay lang kambal ko, may best friend ako dito. Sana, Mama, makasama ko na kayo ni Pintita. Marshall! Marshall! Bakit? Papa-bless natin ang bahay mo. Mabuti rin yung sigurado. Agwa! Agwa! Dali! Dali! Ang laki ng aquarium ito. May nililihin niya masako mo. Anong ginagawa niyo rito? Anong milagro ang tinatago mo dyan? Hindi kayo pwede pumasok dyan! Halimaw! Mama! Itahan mo ako! Anak mo siya. Hindi totoo yung sinasabi mo. Mercedes, yun ang totoo. Sinabi ko lang na namatay ang isang nating anak dahil gusto ko siyang protektahan. Tinago ko siya. Dahil ayaw ko saktan siya ng ibang tao. Lola. Lola. Kumusta si Baba? Okay naman siya. Wala siyang bukol. Sigurado ka? Ganun talaga. Malakas ako kay Lord. Dok. Tonyo, kumusta si Agua? Nakatulog na po siya. Marshall, alam ni Tonyo ang tungkol kay Agua? Yan pala ang nagaganap na milagro dito, Marshall! Nagtatago ka na halimaw! Hindi halimaw si Agua! Anak namin siya ni Mercedes! Apo niyo siya! Wala ako apong abnormal! Kailangan alisin niya sa pamamahay na itong batang yan! Baka masaktan niya tayo! Baka pati si Benita saktan niya! Napakabait na bata ni Agua. Alam ko yun, hindi niya kaya manakit dahil ako nagpalaki sa kanya! Eh paano sa Benita? How do you plan to explain this to her? Masakit ang bata! Baka kung anong gawin niya sa kanya! Magkakambal si Agua at si Benita. Kahit nakakaiba si Agua, walang magagawa si Benita, kundi tanggapin ang kapatid niya. Sige, tutulungan ko kayo. Kakausapin ko sa Padre Pio. Baka doon sa kumbento nila, pwede na siya doon. Ipaampun natin si Agua. Mama, huwag na kayong makialam kay Agua. Anak namin siya. Oh, ba't hindi ka pa kumakain? Wala po akong gana. Nakakatakot po ba talaga ang itsura ko, Yaya? Hindi naman. Ganun po ba, Yaya? Kapag kakaiba ka, kinatatakutan ka? Eh, kasi ganun yata talaga yung mga tao. Pagka meron silang hindi maintindihan, kinatatakutan nila o sinasaktan. Pero hindi naman ibig sabihin na pagkakaibang itsura mo, dapat ka ng katakutan o saktan. Hindi ko naman masisisi si Mama kung natakot siya sa akin. Kasi kambal nga kami ni Benita, diba? Pero ibang-ibang itsura ko. Huwag kang mag-alala. Pagka nahimasmasan si Ma'am Mercedes, pupuntahan ka nun dito. Hindi na ako maasa, Yaya. Tanggap ko na hindi ako tinatanggap ni Mama. Yung yakap ko kay Mama kanina, alam ko, yun na ang una at huli. Sapat na sa akin yun, kahit sandali lang. Naramdaman ko pa rin na yakap po ang nanay ko. Papatawad mo pa ba ako? Tagal mo na pala nagsisinungaling sa akin. Kinagawa ko lang akala kong tama. Nung nakita ko si Agua, natakot din ako. Patawarin ako ng Diyos. Naisip kong patayin siya. Pero sa huli, naisip ko pa rin na anak ko pa rin siya.
imo ang anak si Agua Mercedes. Inaasahang matatanggap ko siya. Mapanormal man siya o hindi, huwag ko kaila saya. Hindi mo pwedeng itilit sa akin. Natanggapin siya kaagad dahil itinago mo siya sa akin. Anong gusto mo? Yakapin ko lang siya? Na parang walang nangyari? Sinungaling ako dahil iniisip mo ang kalagayan mo. Pero walang kasalanan si Agua dito. At bago mo man sana itakwil si Agua, subukan mo man lang siya kilalanin. Mercedes, napakabait na bata ni Agua. Mahal na mahal ka niya. Siguro nga mali nang nilihim ko sa inyo si Agua. Pero sa inaasal mo ngayon, parang pinatunayan mo lang sa akin na tamang desisyon ko itago siya. Kawawa naman si Agua. Sarili niyang ina, hindi siya matanggap. Kay Papa Jesus na sana makasama ko na kayo ni Pendita o kahit mayakap po kayo. Mabait pa rin sa Papa Jesus kasi kahit sandali lang mayakap po pa rin kayo. Parati ka nagpa-pray. Sabi ni Papa sa akin, handa po naman ako sa inyo. Mahilig din daw po kayo mag-pray. Kaso, di ko naman na ang itsura mo. Ang ganda-ganda mo, Mama. Samantalang ako, ganito. Nandito ka lang. Kahit kailan, hindi ka nakalabas dito. Sabi ni Papa, hindi pwede. Kasi, baka saktan ako ng mga tao. Patawarin mo ako, Ako. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. I love you, Mama. Malayo pa ang umaga. Hanggang
Antonia. Ay, Tonyang po ang pangalan ko. Sa birth certificate po, Antonia. Oy, hindi ka binabayaran dito para ma-memorize ko ang pangalan mo. Nasaan ang ma'am mo? Ay, nasa loob po. Anong ginagawa niyang halimaw niya dito? Donya, hindi po halimaw ang pangalan ng alaga ko. Agwa. Good morning, Lola. Huwag mo akong matawag-tawag na Lola, ha? Anong ginagawa mo dito? Baka makita ka na apo ko. Pinapasok po nila ako dito. Wala akong pakialam kung pinapasok ka ng marsyal na yan. Hindi ka dapat nalito. Lumayas ka dito! Ay, lumayas ka! Ay, doon niya! Huwag kang makialam dito, ha? Ay, nasasaktan po yung bata, eh. Ma? Ma, anong ginagawa mo? Eh, ano pa nga ba? Pinapaalis ka ng freak na to. Ako nagpapasok sa kanya, eh. Nagpapaliw ka na ba? Paano ko makita siya ni Bandita? Iyon nga ang bala ko, eh. Ipapakilala ko si Agwa sa kakambal niya. Hindi ako papayag. Lumayas ka, dali! Lumayas ka dito! Ma! Huwag na huwag mong saktan ang anak ko. Kung ayaw mo na magkagulo tayo. This is ridiculous. Ngayon pa lang magpapatawag na ako ng doktor. Eh, paano kung aatakihin si Bandita? Mama, anak namin si Bandita. Kaming nakakaalam kung ano makakabuti o makakasama sa kanya. Kung hindi ka sang-ayon sa gagawin namin, you're free to leave. Mercedes, pati ba naman ikaw? Ganun na rin magsalita sa akin. Nilalason ka na ng asawa mo laban sa akin. And I'm not going to stand for that. Hindi ako aalis. Sasamahan ko ang apo ko. Dahil alam ko na matutrumatay siya sa gagawin ninyo. Mama? Papa? Anak, alam mo namang mahal na mahal ka namin ng papa mo, hindi ba? At alam mo rin na gagawin namin ang lahat para sumaya ka. At si Papa, sumuling ako sa'yo. Naalala mo ba yung kakambal mo? Pinamatay? Buhay siya, Bendita. Makakasama na natin siya. Ano po? Bendita, yung kakambal mo, si Agua. Dita! Sabi ko na nga ba, this was a terrible idea. Mama, walang choice si Bendita, kundi tanggapin si Agua. Ano bang gusto niyang gawin ko? Manood habang pinapahirapan niyo ang bata? Ma, what's that? Pwede ba tama na? Sir? Nahirapan na si Agua. Sir? Babalik ko na siya sa aquarium. Talk! Anak, okay ka lang ba? Opo. Gusto nangyari kanina. Huwag kong pansinin niyo na sa umpisa lang yun. Masasanay din sa'yo si Bendita. Alam ko po. Naiintindihan ko naman po si Bendita eh. Talaga naman po nakakatakot ang itsura ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Nagpipiro lang po ako. Sige po, kailangan ko na po magpahinga. Kailangan na rin po kayo ni Bendita. Sige anak, babalik ako kagad ha. Thank you.
Asa man si Bendita? Kasama ni Mama. Medyo kalmado na. Mercedes, this won't work. Kung parating nakikialam nanay mo. Tama ba netong gibuhat, Marshall? I was hoping na matatanggap ni Bendita eh, ang lahat. Kawawa naman si Aqua. Alam mo, ito yung kinakatakot ko eh. Spoiled girl si Bendita. Hindi niya magugusta magkaroon ng isang kapatid. Lalo na sa isang katulad ni Aqua. Anong gagawin natin? Kailangan masanay si Bendita kay Aqua. Ano sa tingin mo kung pagsama natin sila sa isang kwarto? Sa tingin mo, makakabuti yun. Who knows? Baka maging magkaibigan sila. Kasalanan ko to, Marshall. Si Ago ang nagbabahid ng kasalanan ko. Naging ganyan siya dahil sa pagnaka ko ng Agua Bendita. Tapos ngayon, si Bendita naapektuhan na. Sisihin ang sarili mo. Mercedes, huwag mong isipin na kasalanan mo kung bakit nangyayari ito sa mga anak natin. Kasalanan mo ito. Anong ibig mong sabihin? Sa ilalim ako ng tubig. Kambal nga tayo. No way. Wala akong kakambal na freak. Weirdo. Malayo pa ang ma... Bendita? Anong ginagawa mo dito? Dito na lang po ako matutulog. Ayaw mong kasama yung kapatid mo? Gusto na ba akong palitan ng agwang yun? Ganun na ba ako kabad, Mama? Di na ba ako love ni Papa? Of course not, anak. Gusto lang naming mapalapit ka sa kakambal mo. Matagal kasi kayong hindi nagkita eh. Para hindi ka na rin matakot sa kanya. Alam mo, matagal ko rin pinag-pray na magkaanak. Kaya nung nalaman kong kambal ko ang pinagbubuntis ko, tuwang-tuwa kami ng papa niyo. Kaya lang, may sakit si Mama. Kaya nanganib ang buhay niyo ni Aqua. Pero pinagdasal ko kay Papa Jesus, kapag naligtas kayo, mamahalin ko kayo ng sobra-sobra. Nagkasakit ka? Kaya gano'n na naging itsura ni Aqua? Parang gano'n na nga. Kaya nung akala ko namatay si Aqua, malungkot na malungkot ako. Pero, tinupad ko rin naman ang promise ko kay Papa Jesus. Mahal na mahal ka ng Mama, hindi ba? Pero kahati ko naman si Aqua sa love mo. Anak, huwag mong isipin yan. Pareho ko kayong mahal ni Aqua. Pantay lang pagmamahal ko sa inyo. Alam mo kasi, ang love, never yan nababawasan o nawawala. Ang love, dumadami. Enough yun para paghatian yung magkapatid. Pero hindi na ako ang precious one mo. Bendita, sana maintindihan mo. Hindi naging madali ang buhay ni Aqua. Kinailangan niya magtago, malayo sa atin. Alam mo, mas magiging masaya ang Mama kapag magkasundo kayo ni Aqua.
Can you do it for Mama, Bendita? Salamat. Salamat, anak. Napaliwanagan ko na si Bendita. Nangako siya sa akin na makikipagsundo na siya kay Agua. Sana naman buhutan na bata si Agua. Bigyan lang natin ng panahon si Bendita to adjust. Kailaman ko na ng bata. She may look like a brat, but deep inside, she just wants our attention. Bakit? Wala lang. Naiisip ko lang si Agua. Hindi ko man lang siya nahawakan ng baby pa siya. Hindi ko man lang siya naalagaan. I'm sorry. Kasalanan ko. Ang importante, buhay si Agua. Isang pamilya na ulit tayo. Mayamang-mayaman tong si Dr. Marcial. Kailangan mapagkakitaan ko na siya habang tinutulungan niya si Criselda. Hindi ka pala maging dito. Nangyari sa yung bata ka, hindi ka naman dati nagkakasakit, ha? Good morning! Morning. Morning, ma. Bendita, gusto mo lumabas tayo? Alam kong kating-kating ka nang umalis dito. Yes, Uwa, please! Gusto ko magpunta tayo sa mall. Bilan mo ko ng maraming toys! Of course, darling, sure. Maganda pa sa mall, Bendita? Okay lang. Bendita, ayaw ba samahan yung kapatid mo dito? Kawawa naman siya. Sanay naman yan mag-isa eh. May sinabi ka, Bendita? Wala po. Baka po kasi mahawa ko sa sakit niya. Samahan mo na lang yung wawa mo, tapos bumalik kayo kaagad. Pero make sure ha, kasi kailangan tapusin yung assignments mo. Opo, Mama. Para humingi ng gamot ng asawa ko. Kasi Baldo, hindi pa dumarating ang delivery. Pero kung gusto mo, oras na dumating yun, papadala ko sa bahay niyo. Ganun ho ba? Pasensya na ako kayo, Dok. Nakakawa na kasi ako sa asawa ko eh. Ilang araw na ho siya inaatake. Kailangan niya na yung gamot. Kung okay lang ho sana sa inyo, baka pwedeng pirahin nyo na lang para makabili ako kaagad. Tsaka, kung okay, baka pwedeng samahan nyo na rin ang pamasahe. Sige. Dagan salamat ho, Dok. May problema. Sige. Oo naman, malalaki ang malls, tsaka may playground pa. Ako kaya, kailan kaya ako makakapunta dun? Ikaw?
Never! I mean, never lose hope. Agwa! Be, naku, iinom na ng gamot. Yan, o. Pusa. Ang dami mo namang books, Bendita. Para sa school ko yan. Alam mo, pangarap ko rin mag-aral. Gusto kong magkaroon ng marami kaklase. Libre lang namang mangarap eh. Pero bak sa itsura mong yan, dito ka na sa bahay. Shh! Hoy! Itong alaga ko, kung nakakapasok to ng school, sigurado ko first owner siya kasi masipag siyang mag-aral. Kapatid na tutulungan? Sis, pwede mo ba ako tulungan sa assignment ko? Sige! Malayo pa ang umaga. Gusto mo bang sumama, Mama Shal? Gusto ko rin po ng ice cream tsaka ng balloons. Nakakaingit ka naman. Sana makasama ka sa amin ni Bendita, Mama Shal. Talaga po? Gusto niyo po akong isama? Bata! Wala ka ba? Pare! Pakta, pare! Pakta! Halimaw, pare! Pare, pare! Huyanin! Sir! Sir!